Eh, malaman ho namin talaga ang totoo sa kung ano pang po ang nangyari sa aming anak. Dahil limang buwan na ho namin siyang hindi alam. Dahil wala nga hong nagsasalita sa kanila. Dahil kagaya po ni Magpantay, siya po yung sinasabi na kasama na maglipat nung sinasabing babaeng duguan na sinasabi yun ng aming anak. Yung mga kasong ganito, nakarumal-dumal laban sa babae, at pag kayo po ay nakulong, medyo mahirap po ang magiging sitwasyon nyo sa Bilibid. Sabihin, hindi nyo susundin yung court order? Dahil mabailit yung batas? No, Mr. Chair. If you have that data, so ikaw tinuturo ngayon, alam mo kung saan yung babae na bit-bit mo na duguan? Kung nasaan na ngayon? Yung kaso ninyo, andyan na sa korte. Mayroon kayong gusto sabihin na mga pamilyang Camelon? Ano kayong gustong ipaparating sa kanila? Ang lagi lang po namin, sir, na hinihiling ay malaman ho namin talaga ang totoo sa kung ano pa po ang nangyari sa aming anak. Dahil limang buwan na ho namin siyang hindi alam. Dahil wala nga hong nagsasalita sa kanila. Dahil kagaya po ni Magpantay, siya po yung sinasabi na kasama na maglipat nung sinasabing babaeng duguan na sinasabi yun ng aming anak. Sir, napakasakit naman at napakahirap sa loob namin bilang pamilya. Hanggang ngayon, wala ho kaming naiintindihan. Wala ho kaming alam kung nasan ho talaga ang aming anak. 5 buwan na ho, sir. Kahit ho lumabas yan. Dahil nung una ho, nawala yan eh. Nung una hong labas na, kasali siya, kasama siya sa kapangyari ho sa pagkawala ng aming anak. Nawala ho siya. Parang tumago. Tapos nung naglapit nga po kami kay Senator Rafi Tulfo sa kanilang programa, makailang hindi ko ho alam kung may linggo o inabot ng buwan, bigla ho siyang lumitaw sa Balayan Police Station. Na hanggang sa ngayon naman ho, wala siyang sinasabi. Pero yun ho ang sinasabi ng mga witnesses po ng CIDJ na siya yung nakita na nagmamando ho doon sa mga tao na naglilipat ho doon sa babaeng duguan. Sir, hindi ho namin alam kung ang babae ho bang yun eh, talagang ang aming anak. Kailangan ho naming malaman. Kailangan ho naming maintindihan kung nasaan ho ang aming anak. 5 buwan na ho, sir. Wala ho ang, hindi ho namin alam kung nasaan. Mahirap ho sa amin, pero pinaglalabanan ho namin dahil kami ho'y naasa na magkakaroon ho ng linaw ang aming problema na ito. Hanggang sa umabot na nga po dito sa Senado ang kaso na ito. Kaya nahingi ho kami talaga sa inyo ng tulong. Kung paano ho namin malalaman kung nasaan ho talaga ang aming anak. Oh, Magpantay. Hindi ka ba na konsensya sa naramdaman ng ina ng babaeng nawawala? Ikaw ang tinuturo na nagbit-bit nung sugatan na babae. Eh kung nasaan naman yung babae niyo ngayon, kung ikaw yung talaga nagbit-bit, tulungan niyo naman. No? May balik yung katawan na doon sa pamilya. Kawawa naman. Ikaw, eh, pamilya ka rin eh. Hanggang kung ikaw ba may mamamatay na tao na membro ng pamilya tapos hindi may balik yung labi, mapapalagay ka kaya? Siguro hindi ka mapapalagay, di ba? So ikaw tinuturo ngayon, alam mo kung saan yung babae na bit-bit mo na duguan? Kung nasaan na ngayon? Hindi ko po alam, Your Honor. Hindi mo alam? Hindi po ako yung nakita ng 2 witness, Your Honor. Hindi ikaw? Yes po. Anyway. Chairman. Yes, go ahead, Senator. Baka hindi naiintindihan ni Mr. Magpantay na civilian po kayo, no? Opo, Your Honor. Hindi po kayo police, siyempre, maliwanag. Alam niyo po, kami po ni General Bato, ni Senator Bato, ako po ay dating bilanggo at si General Bato ay dating direktor sa Bilibid. Opo. Gusto ko lamang pong ipaalam sa inyo, yung mga kasong ganito,
nakarumal-dumal laban sa babae. At pag kayo po ay nakulong, kayo po ay napatunayan na nagkasala at ginawa niyo po ito. At kayo po ay walang proteksyon. Medyo mahirap po ang magiging sitwasyon niyo sa Bilibid. Ako na po ang nagsasabi sa inyo. Dahil sa Bilibid, may mga kaso po na yung mga kaso na yan ay kahit na bilangguyan at mga kriminal, pero pag pinag-usapan dyan ng rape, yung ganitong klaseng kaso, eh may paglalagyan po kayo sa loob. Kaya ang akin pong mungkahi sa inyo, Sir Jeffrey, baka wag na po tayong umabot sa contempt din, baka gusto niyo po kaming makausap. Handa po kaming makinig sa inyo, Sir Jeffrey. Pag-isipan niyo pong mabuti, kasi baka hindi niyo po nalalaman na kung gaano po kabigat ang maipapatong sa inyong kaso. Wala po kayong proteksyon na mangyayari dito, hindi po kayo katulad ni Sir De Castro. Na yan, pulis yan. Pag yan, nakulong. Definite yan, meron niyang proteksyon sa loob. Kasi may mga pulis din doon na nakakulong. Merong building na kukuha dyan. Sa inyo, wala. Pag-isipan niyo pong mabuti. Pag-isipan niyo pong mabuti ng 10 beses, pag-isipan ninyo, makakatulong kayo ng sa pamilya na kawawa naman ang pamilyang ito. At tayo makakatulong sa kanya. At kami makakatulong sa iyo. So are you willing na mag-executive session sa aming dalawa ni Senator Robin Hood Bradley after this? No po, Your Honor. Wala po kasi po ako, Your Honor, ititestigo po. Ha? Wala po akong ititestigo laban kay Major. At wala po akong alam tukol sa babae. Ibig kong sabihin ba, gusto mo bang makipag-usap sa amin mamaya afterwards? Pwede po, Your Honor. We're offering you our... Pwede po, Your Honor. Pwede po. Gusto mong makipag-usap sa amin? Pwede po. Mamaya, pag adjourn namin natin dito, mag-usap tayo. Opo. Ha? Yes po, Your Honor. Ayun, makita mo yung parents, oh. Wawa. Ha? Sus. Papalayo lang. Huwag sana mangyari rin sa akin. Nakunod. Hirap yung ganyan na mangyari sa atin. Yung globe. Kaya kayo pinatawag namin dito dahil nga merong kayo ba? Merong as NBI? Merong kuha ng NBI? Merong may warrant kayo to disclose computer data? Computer data? Yes, sir. Meron kayo? Sir. Anong binigay? Nagbigay? Nag-comply ng globe? Not complete, sir. Partially, sir. We have the Globe Telecom already submitted as the call logs and the SMS logs, yung text messages logs, sir. Yung logs? Logs po. Yung karoon ng mga text exchange of text messages between Major Alan De Castro and Catherine Camilon on the night she disappeared, Mr. Chair. So meron na silang binigay? Meron na po. Ang wala po, sir, sana na hiningi namin yung content ng text messages, yung SMS po. Kasi doon po namin malalaman ano ba yung mga nagiging usapan along the way. Again, we will hear from Globe. What's your position on that? Ang binigay lang doon ninyo, mga call data records. And again, yung content ang kailangan. Yes, kaya kayo binigyan ng warrant to disclose computer data. Yes, magandang hapon po, Mr. Chairman. As disclosed by NBI, we complied with the warrant to disclose computer data. Ang binigay po namin ay mga lahat ng data nasa sa aming posisyon. Lahat na pwedeng ibigay na aming kinokolekta. As far as content of text messages, yes, we sympathize actually with the parents and the victim actually. We deeply sympathize with them, but ang katotohanan at gaya ng nasabi ko nung isang hearing katulad ng isang kasong ganito ay hindi po kami nag-store ng text messages. Maraming kadahilanan po yan, no? Isa, financial, technical and legal. Sa financial, napaka mahal po na magkaroon ng storage ng mga text messages na milyon-milyon, actually billion
dahil tayo po ang text capital ng mundo. Napakadami po yan. Pangalawa, sa technical naman, is it will actually slow down the network. And then there's even doubt if we can procure equipment that will intercept messages from the sender to the receiver. Kasi po kami, para lang po kaming yung postal agency, we deliver itong mga messages from the sender to the receiver. We do not store, we do not copy those messages in our system. So ganun lang po ang amen. Pero gaya ng sabi ko, actually there's a way of getting the content either from the cellphone of the sender or from the cellphone of the receiver. Meron pong digital forensics na tinatawag na ma-recover yan. Actually, after that hearing po noong karaan, nalaman ko po nga actually kahit ma-delete or ma-restart, pwede pa pala po ma-recover yung content po ng cellphone na yun. So, ganun po. And so, andiyan bang cellphone nung biktima? Wala sir, kasi dala po nung Catherine Camilo na night. Nung namatay, nawala siya. Nawala na rin po yung signal after that. Yung cellphone nung biktima, akusado, nakuha niyo? Number lang sir. Number? Apo. Yung physical mismo na cellphone? Wala po. Kayo, Jack, nakuha niyo? Negative sir. Cellphone unit, negative sir. Napag-asa pa bang ma-recover yun? Ito yung minsan, sa victim sir, o yung kay Major De Castro? Yung kay Major De Castro? It was all the time in his possession, sir, yung cellphone number niya. But, yung... Kahit na dinilit na niya yung mga laman noon, marirecover pa rin. Yes, sir. Sabi yes, ng Globe. At saka, yung ating... anti-cybercrime group, may capability niyan na ma-recover yan. Pati NBI, kaya nilang ma-recover yan kung nandyan lang yung cellphone. Wala sa possession namin, sir, yung cellphone ni Alan. So that would be subject of your further undertakings as investigator? Yes, sir. What we have, sir, yung number niya before, yung official number niya being a member of the Batangas PNP. Yun lang, sir, ang ano namin. Yung ginagamit nila sa correspondence nila between Camilo and De Castro, yun ang nandoon yung susi. Yes, sir. But based on the reply of the Globe, sir, hanggang doon lang sila sa ano, walang content. So this ganun lang, sir. Pangalawang hearing ko na to na ganun ang explanation ng Globe. Kaya, yung explanation mo na financial, technical, natanggap ko yon. Pero kung you will go further beyond, sabi mo legal, that I cannot accept. Sabi mo may legal impediment para sa inyo, para i-disclose sa amin yung computer data, because the court is not police enough to issue that warrant kung may napapayulit siyang batas. Sabi nyo, yung Data Privacy Act, mapapayulit ninyo. Tinanong na namin yung... tinanong na namin yung Data Privacy Commission kung nababayolate ba ang Data Privacy Act. No, hindi nababayolate ang Data Privacy Act kung i-provide ninyong contents. Kung technically capable kayo. But you are not legally impeded to disclose that computer data. Kahit nga, kasi nga, mayroong warrant eh. Issued by the court, competent court. So hindi nyo magamit yung rason na legal. Siguro yung financial mayaman ang Globe, hindi pwede matanggap yan. Yung akin lang tatanggapin dyan na rason is technical. Yung technical capability, technological handicap. I may explain the yes. regarding legal considerations, Mr. Chairman. If we are to store text messages, we are in fact intercepting correspondence between private individuals. Private correspondence, private, which is under constitution, protected by the constitution, we will violate the Anti-Wiretapping Act because under section 1. Ito nga, binigyan kayo ng warrant ng korte na
warrant to disclose computer data. May warrant yan. Covered by warrant. Ibig mong sabihin, hindi nyo susundin yung court order? Dahil ma-violate yung batas? No, Mr. Chair. If we have that data... As kaya nga, if you have that data, yes, are you willing to give that to... Yes, of course, we will. Of course. Yes, we cannot violate the court order, Mr. Chairman. We cannot. Yes. As long as we have that precisely data. Yes. Okay. So kung meron man lang, kaya nyo ibigay. Pero ngayon, wala talaga. So wala kayo may ibigay. So simple as that. Director Andres Castilla ng legal ng NTC DICT. Nandito ba? DICT. Department of Information and... Attorney Michael Santos. DICT. Yeah, but please take your seat. Okay na. Doon muna kayo sa likod. Attorney, as far as you, ilang taon ka na dyan sa DICT? Sir, Your Honor, sa National Privacy Commission po, 7 years. Saan ka? National Privacy Commission po. National Privacy Commission. Ah, hindi ka pala sa akin. National Privacy Commission. Yes, Your Honor. So, sila yung pinadala ng DICT, sir. Ikaw ang pinadala ng DICT? Ng Privacy Commission po, in behalf of DICT. Sila yung makakasagot ng mga privacy Ay, oh, settled naman yung issue about privacy. Yes, sir. Di ba? Very clear naman yung last hearing, yung previous hearing pa, na wala kayong objection dyan sa data, walang violation ng Data Privacy Act, yung in-issue na warrant ng korte. Yes, Mr. Chair, as long as it's covered under the cyber warrant, they should disclose.